I called Dad right away. Pinaalam sa kanya naging pagkikita namin ni Magnus. Kinawa-tinawa niya yun dahil kahit paano may closure na naganap sa aming dalawa. Napangaralan pa nga ako kanina dahil sabi ni Papa, ibaba ko daw ang part ko at subukan tong pakinggan. Nangako naman ako, kalaunan sa kanya na gagawin ko yon. Lalo pa ngayon naging malaking tulong si Magnus sa problema namin sa pera. Mom was doing good now. Nagising na rin to at tundito lala pa rin at iba masyado nakakapagsalita. Naiintindihan ko naman yon kaya hindi ko na rin siya sinubukan kausapin. Nasabi ko rin kay Papa na mamaya ko na lang ipapadalang pera dahil binabantayan ko pang kambal. He just wished that his grandchild Stephen will be getting better soon para hindi na daw siya mangamba. I know Dad was depressed too. Ang dami-dami na masilumot na nangyari sa buhay namin. Kaya hindi ko rin alam kung papaano ko pa nakakaya ang lahat. Napagpasyahan ko ng pumasok sa loob ng mahigit 10 minuto na hindi ako nilabas ni Magnus. Baka mamaya may kuno na nangyari sa loob kaya hindi ako nabalikan. I sneak silently inside so Stephen would not wake up. Napalingon naman sa gawi ko mag-ama ko na makapasok ako sa kwarto. Stephen are now facing on his aunt's phone while he was talking to Marcus who's currently on video call. Agad tong iniwan ni Magnus sa anak at nagmandali ako nilapitan. Sorry, I did not accompany you outside. Tumawag kasi bigla si Marcus kaya sinabi ko na rin sa kanya yung tungkol sa mga bata. He will be here soon para makita ang kambal, okay lang ba? He asked. Hinila niya rin ako papalapit sa kanya at mabilis ang pinatakan ng isang halik sa labi. Uminit ang pisngi ko sa kanyang ginawa, lalo na makita yun ni Stephen. So his brother knows about the twins. How about his parents? Sila Tita Amaya at Tito Lucio, baka magalit sila sa akin dahil tinago ko ang mga apo nila. Inahagod ni Magnus ang gilid ng bewang ko nang paulit-ulit na makita niyang malalim ako nag-iisip. You okay? What's wrong? Nag-aalala niyang tanong. Umiti lang ako at umiling. Nothing. Puntahan ko lang si Stephen. Pag-iwas ko. Hinayaan niya naman ako makapunta sa anak bahagya habang siya ay tila nakasunod. Naabutan kong kausap ni Stephen sa cellphone si Marcus kaya napatingin din ako sa screen nito. Camilla! You silly! May mga gwapo na pala akong pamangkin, di mo man lang ako nagawang paalaman? He scolded. Sasagutin ko palang sana yun nang biglang agawin ni Magnus ang phone niya sa kamay ng anak. Napangusto tuloy nang wala sa oras sa Stephen at nagmadali siyang yumakap sa akin. Stop blaming her, Marcus. Nagmadali ka na lang pumunta dito. May kailangan din kaming puntahan mamaya. Teka, saan naman kami pupunta? Sa bahay niya? Pero hindi pa magaling sa Stephen. Mauuna ba kami doon? I will, kuya. Sasabihin ko rin kila maman tungkol sa mga anak ko. I'm sure they will be shocked on this sudden news. Ikaw na lang bahala magpaliwanag. And yes, I will be there in an hour besides. Kailangan ko rin talagang umalis. I heard him complaining to his brother. Binuhat ko na ngayon sa Stephen na ngayon sinusubo ng hinalaki nitong daliri. He is still doing that even he is now 5 years old. Nagsumiksik lang siya sa leg ko at doon dinede ang kanyang hinalaki. Why? Nag-away na naman kay ni Shena? Magnus chuckled. Nag-away tuloy ang tingin ko sa kanya. Oh, so Marcus ended up with her fiancé. Then that's good. The girl probably on her 24 years of age while Marcus is now in his 30s. Oh shoot, he's still 28. Si Magnus palang nasa 30 na. Yeah, probably her pregnancy hormones. Ayoko makita Magnus. Nababa na sa akin kaya dyan muna ako sa pamangkin ko pansamantala. He just let out a bark of laughter when he heard his brother's lament. That's good. Mabuti na rin yun at ni ikaw ang pinaglilihian. Hindi ko ma-imagine magiging ganyan ang mukha ng pamangkin ko kung nagkataon, pagbibiro niya. Nagtawanan lang sila doon magkapatid habang marahang lumapit sa amin si Magnus at inagaw sa akin si Stephen para siya na magbuhat. Pag ikaw nagkaroon ng babaeng anak, sana maging kamukha mo, hayop ka. Anyway, I hang this up. He laughed. Si Magnus ang tumapos ang tawag at pinagtunan ng pansin ang anak. Are you hungry, kiddo? Wanna have some ice cream? Nope. Solid food first before desserts, Magnus. Sabay ko. Tinitigan lang ako na nakakaawa ni Stephen dahil nasunod ang gusto ko. Stop pouting your lips, Stephen. Hindi sa akin naubra yan. Napahilig tuloy ang ulo nito sa ama at mahinang humikbi sa balikat ni Magnus. Oh God, here we are again in his cries. Alam na alam ko saan ako manghihina. Dada, Mom was scary. I just want some ice cream. Is it that hard? Bulong nito habang humihikbi. Napaiwas ako ng tingin dahil konting-konti nilang bibigay na ako sa kagustuhan ni Stephen. Hinihela na siya ngayon ng ama habang pinapatahan. Don't worry, I have plenty of ice cream on our fridge. Mamaya uuwi tayo sa bahay. Kakain tayo ng madami. Stop your crying now, son. Baka magising mo si Stephen. I heard him whispered. Inirapan ko lang si Magnus sa magtamang mata namin. Tumigil na rin naman sa pagiyak si Stephen at nagpababa na at nagtatakbo palabas. Don't go outside, Stephen.
dito ka lang sa loob. I did not finish my sentiments nang bigla akong higitin ni Magnus at dinikit ng husto sa kanyang katawan. Hinanap niya rin ang mga tenga ko para mabulungan. Stop nagging at our son, Camila. Just let him be. Hindi siya matututo kung palagi mo na lang pinoprotektahan. Hinawi niya na rin ang kumawalang buhok sa aking pisngi at mahigpit akong hinawakan sa magkabila akong balakang. I can feel his breath on my ears. He looked at me now with amusement habang ako masungit na nakatitig. Ayoko lang silang maging spoiled. Tapos ikaw, sinabihin mo pang kakain kay mamaya ng madaming ice cream. Eventually, it will affect his teeth. Mamaya magka-sore throat. He kissed me deeply so he could shut my mouth up. Napahawak tuloy ako sa kanyang dibdib dahil na rin sa pagkakahalik niya sa akin. I groaned midways nang bumitaw siya sa halik habang kagat-kagat ang pang-ibaba kong labi. That hurts. Pakiramdam ko may sugat na yun ngayon. Pinakawalan niya rin naman at gumisi sa akin. His Adam's apple moved. Napalunok din ang mariin habang mahigpit ako niyayakap. We are both panting and gasping for air after what he did. Ako na lang nauna nagbaba ng tigil nang hindi makayanan ng kanya. Suddenly, I feel butterflies that actually envelop now in my stomach. Magnus, ano bang... Shh, just give me a second. He complained. I lost focus after solving the puzzle but is implemented to say, is this his art on? Gusto ko sanang tingnan yun. Ngunit narinig ko na siyang nagmurat, biglang inangat ang baba ko para matingnan siya. It's been 5 years since we're physically active, kaya hindi ko alam ang mararamdaman ngayon dahil kinakabahan akong muli. After I finished drinking one glass of water, tumikim siya bigla at nagpaalam sa akin na lalabas na muna. Hanapin ko muna si Steven, babalik din ako. Paalam niya at tuluyan ang umalis. Naiwan ako sa loob habang walang habas na kumakabog ang dibdib. Naglalakbay rin ang isip ko sa posibleng mangyari sa amin mamaya o sa mga susunod na araw kung doon na kami titira kasama siya. Is it possible that we do it again? But blood transfusion for Steven Tyler Villamore? Biglang pasok ng nurse na kinigtad ng pag-iisip ko. Napatayo akong bigla dahil sa sinabi ng nurse. Ma'am, lipat lang po namin siya sa kabilang kwarto para bumasarin na ng dugo. Pagpapaliwanag nito. Agad ko naman yung kinatango. Sumama na lang ako palabas habang nililipat na ngayon ang tulog ko parang anak. Hindi ko nakita si Magda sa hallway kaya hindi ko alam kung nasa na ito. Siguro naman nahanap niya si Steven at baka naglibot-libot. Binilinan ako ng nurse na huwag ko munang iwan ang anak hanggang maubos itong isang bag ng dugo. Kailangan ko raw kasi siyang tawagin kung naubos na yon para maibalik na si Steven sa dati niyang kwarto. I almost waited for about half an hour but still, hindi pa rin bumabalik si Magnus. Nakakalahati na ngayon ni Steven ang bag ng dugo habang mahimbing pa rin itong natutulog sa kama. Nakarinig din ako ng mumunting tawa sa labas at mababakasan mong boses yun ni Steven. Are they looking for us? Baka hindi nila alam na nandito lang kami sa kabila. Humahangos ako ngayong napabukas ng pinto para makita kung nasaan sila. Oh, hi Camila. Long time no see. Bungad ni Marcos na makita ako sa pinto. Nandoon na rin si Magnus. Buhat-buhat si Steven habang kasamang kapatid. Seryoso na yung ekspresyon ng bumaling sa akin. Yeah. Long time no see, Marcos. Nahihiya akong sabi. Tuloyan ako nakalabas at binating muli si Marcos na ngayon nakikipagkamay. He looked matured now too. His body and caliber is screaming of vigor, just like Magnus. Baka sa 5 taong lumipas, parati sila nagja-gym magkapatid, kaya lumaki palalo ng ganyan ang kani-kaniya nilang katawan. Natatawan lang akong kinabayan si Marcos dahil hindi pa rin siya nagbabago. He is still friendly and easy to approach. Misto na namang namangha siya ng lubos na makitang nandito na ako ngayon sa Pilipinas. Kamusta? Wala ka pang boyfriend? Aray! Hindi na nito natapos ang sasabihin nang suntukin siya ni Magnus sa braso. I know it was just a joke but in Steven's perspective, baka ikalito niya yun. Just kidding. Don't mind me, Steven. Of course, your dad was the only man of your mama, right? Hindi sigurado yung saan. Tinasan ko to ng kilay pero nangingiti na. Kahit kailan sira ulo pa rin. Natural, Marcos. Ako lang wala ng iba. Pagmamalaki ni Magnus. Ikinaubo ko yun dahil kampanting-kampante siya sa sagot. Pero totoo naman, he is the one and only. Nagulat na lang ako na ibigay niya si Steven kay Marcos at umesa siya sa likod ko at mahinang bumulong. Why you scoffed? Mayroon na niligo sa'yo doon? Sarigot mo ba? Galit na tono niya. Kinalito ko yun dahil hindi ko siya maintindihan kung bakit biglang naging mainit ang ulo niya. May nasali ba akong email na walang laman? I was about to face him when suddenly Marcos interfere. Kuya nga pala, Dad told me bukas na lang daw sila makakapunta dito ni Mom. They requested doon na padalhan mo daw ng pictures ng kambal. They want to see it. Tumangol lang si Magnus sa kapatid pero hindi pa rin nagbabago ang nagalit niyang ekspresyon sa akin. What? I snort. He just hissed at iniwan na ako.
Pumasok ng bigla sa loob para mapuntahan si Stephen. His brother Marcos was followed too, kaya ganoon lang din ang aking ginawa. They so much look like you. Natatawang sabi ni Marcos. Magnus just glared at his brother at pinapatahimik to sa lakas ng kanyang boses. You look like me too, uncle. We have the same nose and eyes and ears. Then lips, pero meron ka lang stubble and you are wigged like Dada. Pero pag naging big na rin ako, nakamukha na kita. Inosenteng tura ng anak. Napahalakak ng todo si Marcos sa sinabi ni Stephen, kaya mismong pati si Stephen nagising sa ingay nito. Your voice! Galit na pagsaway ni Magnus na kinatigan naman ang tawa ng kapatid. Nilapitan niya na ngayon ang anak habang nakabuntot sa likod niya si Marcos na mataas pa rin ang tama sa isip. Hey kiddo, I'm your Uncle Marcos. Masayang bati nito. Napasapo na lang ako sa noo dahil walang kapugaran si Marcos magpakilala. Ganyan na ba talaga siya kasabik sa mga bata? Diyos ko! Nagtagal yun ng halos isang oras bago malipat ulit si Stephen sa kabilang kwarto. Inabisuhan din kami ng doktor niya na kapag bumalik na sa dating bilang platelet counts niya, mas mapapabilis pang lalo ang recovery nito. Since dinner time na rin, nag-order na lang si Magnus ng take-out food at pinadala dito. Di ka pa ba uuwi, Marcos? Sawang-sawa na ako sa pagbubuka mo, sabi ni Magnus. Ikinatawa ko yun ng mahina. I don't want him to go home yet. Kasi ang pagpapawala ng awkwardness sa amin. Pinapakain ko pa rin ngayon si Stephen at laking pasalamat ko na rin na wala namang pinagbabawal na pagkain sa kanya. He could eat whatever he wants. On the other hand, his twin brother was busy minding his own bowl of ice cream on the couch. Hindi kami pinapansin. Hindi pa ako tinatawagan ni Shane at sa tingin ko wala yung balak. Ayaw nga ako makita mahigit isang linggo na. If you don't mind, ako na lang magbabantay ngayong gabi kay Stephen. Wala din naman akong gagawin. So, question niya. Thanks but no, Marcos. His nanny will be here later. I also sent some men outside to keep an eye on my son in particular. That's why your self-volunteering is ineffective. Just stay away from Stephen. I know you, especially with kids. You don't stop blabbering while telling your corny jokes to them. So shut your mouth. Kailan magpahinga ng anak ko? Binato niya lang ng table napkin ng kuya niya matapos yun sabihin. Pangit mong kabanding. He added before he left. It was past 10 p.m. na makasakay kami ni Magda sa kotse niya habang tulog naman sa backseat si Stephen. Iuwi niya na daw muna kami sa bahay niya at doon magpapalipas ng gabi. But before that, bago namin iwan si Stephen, he agreed to left alone here in the hospital with his nanny Esther. Medical practitioner din kasi yun at may alam sa larangan ng medisina, kaya kampante na rin ako. Nagkalat din sa labas ng kwarto niya ang apat na bodyguard na dineploy doon ni Magnus kanina. He buckled my seatbelt before he started the engine. Tila iwas pa rin sa akin ng mga mata. Kanina pa yan ganyan, di ako masyadong pinapansin. He looked so grumpy and stern na makalapit sa akin. Are you mad? I asked. He just clenched his jaw while gritting his teeth and still ignoring me. See? Galit pa rin, wala naman akong ginagawang masama. Pinabayaan ko na lang siya at nilabas ko na lang ang cellphone. Ite-text ko na lang si Azrael para ipaalam sa kanya na hindi na kami makakabalik sa penthouse niya. Kakapindot ko lang na send na mag-vibrate yun dahil sa agaran niyang reply. I understand, Camila. Hope you two are going good. He text. I smiled on his reply. Who you texting? Out of nowhere, he asked. Inirapan ko lang siya at di rin pinansin. Bahala ka sa buhay mo, Magnus. Napamura siya doon at mas binilisan pang pagmamaneho. Ah, so pataasan ng party dito ngayon. Okay, tingnan lang natin kung anong sinong una susuko. I'm sure hindi ako yon. Baka siya. Busangot ang mukha ko buong biyahe habang pareho kaming tahimik. Halos na 5 minuto lang tinagal noon bago kami makarating sa tapat ng isang malaking mansyon. Napaawang na lang ang labi ko na makitang high-tech na bumukas ang ginto niyang gate na papasok ng kotse sa loob. Are you kidding me? Is this his house? Oh gosh, it's freaking huge. Pagkapasok na pagkapasok mo palang sa main gate, makikita mo sa right elevation ng mansyon ng infinity pool. The mansion itself is shouting of extravagance and uniqueness. The architectural design is modern with a mix of Spanish design. Naunang bumaba si Magnus sa kotse matapos ipark yun sa sariling basement. Siya na rin ang bumuhat sa tulog na anak habang di pa rin ako pinapansin. All throughout, I hang my mouth open while feeling amused of the design of this household, lalo pa nung pumasok pa kami sa loob. Aakalain mong para ka nakapasok ng Malacanang Palace. Is our son okay if he slept alone in his own room? O baka sanay pa rin siyang may katabi? Pagtatanong niya. Mangha pa rin ako sa disenyo ng bahay niya kaya hindi ko siya agad naintindihan. Ha? Sorry, ano ulit? Lito kong tanong. He groaned, naiinis na sa akin. Nothing, let's go. Nabipika niyang sagot.
Umakyat na kami ngayon sa second floor ng mansion, and to be honest, even the stair is shouting of elegancy, just like the big chandeliers hanging in the middle of the ceiling. Nasa tatlong palapag din to kung tutuusin. Aakalain mong pwede nang manirahan ng limang pamilya dito dahil sa laki nito sa loob. Inila na rin ako ni Magnus at mahigpit na hinawakan ng aking kanang kamay dahil napakabagal ko maglakad sa ngayon. Natutuwa kasi ang mata ko sa nakikita dahil halos nasanay ako na condo type naming kwarto sa Bolivia. But now it is different. Camila, come on. Bukas mo na lang yan tingnan. Ines na sabi niya sa akin. Hila-hila niya ako hanggang sa makapasa kami sa isang malaking silid. Probably his room. The wall inside of his room is painted with all black and gray. Sobrang luwag din nun. Binaba niya na ngayon si Steven sa kanyang king size bed at kinumutan na to ng comforter. He adjusts the aircon too at mas pinalamig yun. Dito ba tayo matutulog? Kinakabahan kong tanong. Mahina niya lang yung kinatango. Mainit na rin siyang kung ano sa sentiyo niya dahil paulit-ulit na napapahawak siya doon. Bakit masakit ang ulo? Agad din niyang tinabihan ng anak sa kama nang hindi man lang nagpalit ng suot niyang damit pantulog. Even if shoe is still on it, parang di pa rin hinuhubad. Is he okay? You okay, Magnus? Nag-aalala na. He gave me a weak smile at pinikit ang mga mata. Really? He looked sick, to be honest. Nagtungo muna akong banyo para sa ganun makapagpalit muna ako at makaligo na rin. Since I don't have my clothes with me, pinakailaman ko ng closet ni Magnus. Tulog naman na kasi ito kaya hindi na ako nakapagpaalam. I just picked one white shirt along his boxer. Sana lang magkasya sa akin. Namakapasok ako sa loob ng banyo. Malaki yun kumpara sa dati niyang bathroom sa condo unit niya sa Makati. Dito kasi may sarili siyang jacuzzi sa loob. I want to try it but maybe some other time. Mas prepare kong mag-shower muna. Hinubad kong lahat ng saprut ko at mabilisang naligo. I was currently in the middle of soaping my body when I heard a few knocks on this bathroom door. Camila, open it. I wanted to shower too. Dinig kong bulala si Magno sa labas. Napatigil ako sa pagsasabon ng katawan dahil sa narinig. Is he insane? Nakahubad ako ngayon. Dapat kanina pa niya sinabi. Gusto niya rin pala mag-shower para mas pinauna ko siya. I'm naked, Magnus. Can you please wait? Matatapos na rin naman ako eh. I shouted. Pero hindi siya nakinig. Tuloy pa rin ang mabilis yung katok. Napairap na lang ako sa kawalan at pagsakambalikat na pinatay ang shower para mapabugkos ko na siya ng pinto. What now? Idudungaw ko lang sana ang ulo ko doon, ngunit nakita ko siyang halos hapong-hapo na, nakasandal sa labas ng pinto. Wala akong baki kung hubad man ako makikita ngayon. Nakita niya namang lahat sa akin kaya bakit pa ako mahihiya? Tinulungan ko na lang si Magnus makapasok sa loob. His body is now leaning on me kaya nabibigatan ako. Magnus, ang bigat mo. Are you sure you wanna go inside? Bakit? I ask him pero hindi ako sinagot. I am wet. Nabasa ko rin tuloy yung damit niya. Nabigla niya ako yakapin para doon kumuha ng balanse. He muttered some curses when he felt my naked skin on his. Tuluyan ko na rin siyang ipasok sa loob at pinaupo sa bathroom sink. He is tall, that's why kaya niya yung upuan. Unlike me na almost 5'4 lang ang height. Nasa tiyan ko ng test ng lababo kaya paligurado, hindi ako makakaupo. His head is now looking at the ground, tila walang lakas. Di naman ako ang pisngin niya at napasinghap ako na maramdamang sobrang init ito. You're hot, Magnus! I panicked. Hinuli niya lang basa akong kamay na ngayon humahaplos sa kanyang panga at hinulikan niya yun bigla. His eyes are now soft and sick. Nakuha niya pang umiti sa akin at pinakatitigan ako ng mariin. You look hot too, Camila. Kung di lang mas mampakiramdam ko, kanina pa kita inangkit. Ouch! I did not finish him when I hit his right leg. May sakit na ka, puro kamanyakan pa nasa isip. Stop with your dirty thoughts. You are literally hot. Dapat nagpaiwan ka na lang sa ospital para matingnan ka. He just nodded at me without breaking our eye contacts. Natutuwa pa sa nakikita ko miserable dahil sa kalagayan niya. That's why I wanted to shower. Mainit sa balat, Camila. Can you at least help me bathing? I don't think I can do it alone. He suggested. Inisip ko palang nahuhubaran siya. Namumula ng pisngi ko sa hiya. What more pa kaya kung ako na magpapaligo sa kanya? He moistened his lips before looking at me. Of course, Magnus. But it is okay to bathe you even if you're sick. Baka lalo kang lagnatin. I concernedly ask. Sinusuklay na ngayon ang basa niyang buhok dahil sa pawis. He claimed my waist with his both hand at doon niya impirme. Bigla tuloy ako nakaramdam ng pagtayo na nalamunan dahil sa ginawa niyang yun. Undress me. Don't worry about the consequences. Mas nagiging okay ang pakiramdam ko kapag niligo kong lagnat ko. Paliwanag niya. His eyes now are shut closed. Nakayuko din ang ulo habang hinintay ang mga palad kong hubaran na siya ngayon. Napatikim ako ng mahina. Sinimulang tanggalin ang butones ng polo shirt niyang suot.
Can you sit up straight so I could remove your polo shirt properly? Kinakabahan kong sambit. Sinunod naman niya at sinandal ang ulo sa salamin. Inalis niya rin ang bahagya ang kamay niyang nakahawak sa bewang ko para matuloy kong may hubad ang suot niyang damit. It's done, I said. Can you please move aside? Magbabalaw lamang ako. I request. Tumikim siya saglit bago tuloy ang umalis sa shower room at doon pumunta sa tapat mismo ng granite sink. Nagsimula na rin naman ako magbanlaw. Binabaliwala ang marahin niyang titig sa akin. Di naman yung nagtagal kaya agad kong narinig. Kinuha ang tuwalya at tinapis sa sabasa akong katawan. Inintay lang pala ako makatapos si Magnus bago siya maunang lumabas. When I hear the bathroom door shut, doon pa lang ako nakahinga ng maluwag. Oh God, he looks so scary. Paano ko siya inaharapin? Masyado ba ako naging masungit? Sinabi ko lang naman kasi ang tingin kong mangyayari. Wala akong intensyon na tapakan ng anumang ego o feelings niya ngayon. I still love him though. Nagbihis na ako sa loob dahil dala ko naman palang hiniram kong damit ni Magnus. Lumabas akong suot ang malaking puting t-shirt niya habang naabutan ko siyang inaayos ang kumot ng anak. His face is now stoic and dark. Okay, I press him hard, that's why he's mad. Nakapagpalit na naman siya ng pantulog at basa pang buhok. Gusto ko sana siyang tulungan patuyuin yon, pero nilagpasan niya lamang ako. He kissed Steven's forehead before walking towards the door. Saan ka pa? Hindi ka pa ba matutulog? Pagtataka ko. He is still sick, dapat na siya magpahinga ngayon. Anong oras na? Seryoso niya lang akong pinakatitigan bago sagutin ang bumabagabag sa aking isipan. Sa kabilang kwarto na ako matutulog. And I just want to say sorry for the trouble earlier, Camila. Hindi na mauulit. He paused. Napahawak muli sa sentido niyang palagay ko'y sumasakit. Bumuntuhin nga siya na isang beses habang nakapamewang na humarap sa akin. Anyway, as you said, we better clear things out bago ko muling manghimasok ulit sa buhay mo. Don't worry, bukas din nandirito na sila mama. She will explain to you what happened when you saw me on that night hugging another woman in my condo. Pahinga lang muna ako. Good night. He coldly said and leave. Halos di ako makapaniwala, nakatingin lang sa nilabasan niyang pinto matapos yan sabihin sa akin. What is problem now? Is he still okay? Ginalit ko ba ng husto? Napailing na lang akong bumalik sa kama niya. Tinuon na lang ang matulog kasama ang anak kaysa intindihin pa ngayon si Magnus. He is being so dramatic.